Ninikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang halang. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Inagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-alinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo ang alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ating korderong pangpaskwa si Kristo, kaya't ipagdiwang ninyo ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan.
kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawang hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan, yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kaniyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa unang pangungusap ng ating ebanghelyo, narinig natin yung muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Muli
Ibig sabihin, ito po ay repetition ng isang action o galaw. Dahil ang araw ni Jesus ay napupuno ng tatlong bagay. Una ay ang magpahayag o magturo sa mga sinagoga at sa mga daraanan. Pangalawa ay magpagaling ng may sakit. At ang pangatlo na kaniyang ginagawa ay ang magpalayas ng masasamang espiritu. At yung pong tatlong yan ay pinagigitnaan ng panalangin at panalangin muli sa gabi. Ang kaniyang pakikipagniig sa Ama ay kaniyang ginagawa sa pamamagitan ng panalangin. Kaya siya ay palaging binabantayan ng mga eskriba at pariseo. Tinitingnan ang kaniyang bawat galaw, sinusundan ang kaniyang bawat hakbang at pinakikinggan ang bawat pangungusap na manggagaling sa kaniyang bibig. Kaya sila ay nakakita ng panibagong paraan kung papaanong si Jesus ay kanilang siluin upang makapagsumbong sa matataas na tao sa lipunan. Ito nga yung araw ng pamamahinga. At upang ipakita ni Jesus na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kaniyang kapangyarihan, hindi dapat ito kumakadena sa tao. Dapat ang araw ng pamamahinga ay nagpapalaya sa bigat at nararamdaman ng tao. Kaya sa gitna ng sinagoga, tinawag niya ang isang lalaking tuyot ang kanang kamay upang ipakita na siya ang Diyos ng Sabat. Na ang Sabat na ito ay hindi dapat makapagbigay ng bigat sa tao kung hindi sumunod ang tao kung ano ang ninanais ng Diyos sa kaniyang buhay. Isang galaw ni Jesus ay ang tawagin ang taong ito. Ibig sabihin po, yung taong tuyot ang kanang kamay ay hindi humingi ng tulong. Bagkus galing mismo kay Jesus, nakita niya ang pangangailangan ng taong ito kay siya mismo ang tumawag at pinagaling. Hindi niya kailangang sumigaw ang taong tuyot ang kanang kamay. Hindi niya kailangang magpakita. Dahil mismo galing kay Jesus, ang intensyong pagalingin ang taong ito sa araw ng pamamahinga. Bakit po kaya kanang kamay? Bakit masyadong specific sa kanang kamay? Pwede namang kaliwa, pero bakit kanan? Hindi nyo ba ho naisip yun? Bakit kaya kanan? Sapagkat ang kanang kamay ang ginagamit noong panahong iyon upang makiisa ng pagkain sa malaking kawan. So, ibig sabihin, kung tayo ay 10 sa community, 10 tayong kakain sa isang malaking plato at ang gagamitin lamang nating kamay ay ang kanan. So dahil ito ang may sakit, hindi niya pwedeng gamitin ang kaliwa. Dahil ang kaliwa ay ginagamit lamang sa mga bagay na sanitation purposes. Parang tayo, di ba? Hindi natin ginagamit kadalasan ang kaliwa. Palaging kanan ang ginagamit natin sa pagkain. Ano ang ibig sabihin? Hindi siya kasali ngayon doon sa community.
Hindi siya pwedeng makikain doon sa plato na nakahapag doon sa kanilang kakainan. Outcast. Malayo ka, hindi ka kasali. Ang taong may sakit na ito ay hindi kasali sa kaniyang pamilya. Sa pagpapagaling ni Jesus, hindi lamang pisikal ang kaniyang pinagaling, kung hindi ang bagay na espiritual. Nang napagaling na ni Jesus ang taong ito, muling ibinalik ni Jesus ang kaniyang dignidad na makasama sa isang pamayanang kumakain at nakikisaya bilang isang pamilya. Ano po ang sinasabi sa atin ngayon na ang araw ng pamamahinga, na ang araw ng Diyos ay kailangang may resulta ng mabuti at awa sa iba? Ibig sabihin po, kapag tayo'y nagsisimba, kapag tayo'y sumasamba, lalong-lalo na sa ating pamayanan, hindi po dito natatapos ang kabutihang loob na ibinibigay ng Diyos. Kailangan ang kabutihang loob na ito ay ipinapasa rin natin sa iba upang maramdaman nila na kahit sila ay may sakit o hindi kayang gumalaw, sila'y nakadadama ng awa at pag-ibig ng Diyos. Baka po yung ating kanang kamay ay natutuyot na rin. Baka po tayo'y nakakalimot na rin umakdaw para sa iba. Baka po nakakalimutan natin na kaya tayo nagsisimba, hindi lamang para humingi ng kailangan sa Diyos, kung hindi para ibahagi sa pamamagitan ng aking kamay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Baka po kayo maparalyze, ha? Igalaw-galaw po ninyo ang inyong kanang kamay sa pamamagitan ng pag-abot sa iba. Kung papaanong natututunan nating makinig sa salita ng Diyos, ibabahagi naman natin ito sa pamamagitan ng ating gawa. Yun po yung pananampalatayang ipinakikita sa gawa ay pananampalatayang buhay at naniniwala sa isang tunay na Diyos. Kaya hindi lamang natin pwedeng sabihin, nagsimba ako sa Quiapo. Yung pagsisimba sa Quiapo alone is already a good action. Pero dapat yung pagsisimba mo mayroong resulta sa iyong ginagawa. Sapagkat yung sakit na tuyot na kanang kamay ay nangangahulugan din ng ating kasalanan. Maigagalaw lang natin ito at mapapagaling kung tayo ay hahawak sa pag-ibig at awa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na pangungumpisal, kung saan binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos na laging tingnan ang kaniyang paghawak sa nangangailangan. Alam ng Diyos, batid ng Diyos, kung ano ang sakit na meron tayo. Batid ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Ang kailangan lang natin, katulad ng lalaking ito na sumama sa kanya, harapin ang sinasabi ng Diyos upang makita natin ang kaniyang pagpapagaling. Pakitaas nga po ang kanang kamay. Ayong iba, wala. Talagang may
may sakit sa kanang kamay, huwag nating hayaang matuyot ang kamay na ito, sapagkat ito ang ibinigay ng Diyos upang magamit natin na ipakita ang kaniyang pagmamahal kanino man, saan man, at anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Kahit hindi malayo, kahit malapit, yung kung sino yung katabi mo ngayon, yun ang nangangailangan ng iyong kanang kamay. Huwag na tayong lumayo, sapagkat ang pagbibiyaya ng Diyos mag-uumpisa sa pagtanggap sa Kaniya upang ito naman ang ating maibahagi sa iba. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ng Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawaan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Tunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay.
at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang bayan na aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan, masikayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilom. Okay.
sa daang matuwid, magnawang tahimpulutang mabighani ng panandalian at kwad narirag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, inig mo'y isang awit pag-ilong. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa kanilang mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindabatid mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintumbo ka namin,
Pinag-aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.